banal na ipinagsasayang tunay ng mga anghel sa kalangitan sa pagpuri sa may kapal. Sa ngala ng Ama at ang Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, auno ng Nobyembre, ipinagdiriwang natin ang dakilang kapistahan ng lahat ng mga banal sa kalangitan. Hinihiling natin ang kanilang panalangin upang tayo rin isang araw sa pamamagitan ng ating mga panalangin at mabuting ginagawa ay makarating, ay tumanggap din ng langit na kanilang kinalalagyan. At upang maging karapat dapat tayong tumanggap ng mga bagong biyaya at himala ng Diyos sa misang ito, tumahimik po muna tayong sandali. At nang may kababaang loob kasama ni Maria, humingi po tayo ng awa at patawad sa Diyos sa lahat ng inisip at ginawa nating kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lupa akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kakaitaasan. At sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan, sa mga taong kinalulundan niya, pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mong angking kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng Langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Hesukristo, Bugtong na Anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka, maawa ka sa amin. Ikaw na nakalis ng mga kasalanan
kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanalang Ama. Maawa ka sa amin, sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, Jesucristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos. Sa kaitaasan. Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, ipinagkaloob mong aming maparangalan sa isang dakilang kapistahan ang kagitingan ng lahat ng iyong mga banal. Iniluluhog namin pakundangan sa napakaraming dumadalangin na paapawin mo po sa amin ang kinasasabikang batis ng iyong awa. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa Aklat ng Pahayag. Ako'y si Juan at nakita kong umaakyat sa gawing silangan ang isa pang anghel taglay ang pantatak ng Diyos na buhay. Humiyaw siya sa apat na anghel na binigyan ng Diyos ng kapangyarihang maminsala sa lupa at sa dagat. Huwag muna ninyong pinsalain ng lupa ang dagat o ang mga punong kahoy. Hintayin ninyong matatakan sa noo ang mga lingkod ng ating Diyos. At sinabi sa akin ang bilang ng mga tinatakan, 144,000 buhat sa 12 lipi ng Israel. Pagkatapos nito'y nakita ko ang napakaraming taong di kayang bilangin ninuman. Sila'y mula sa bawat bansa, lahi, bayan at wika. Nakatayo sila sa harap ng trono ng mga kordero, nakadamit ng puti at may hawak ng mga panlaspas. Sabay-sabay nilang sinabi, ang kaligtasan ay mula sa kordero at sa ating Diyos na nakaluklok sa trono. Tumayo ang lahat ng anghel sa palibot ng trono ng matatanda at ng apat na nilalang na buhay. Sila'y nagpatira pa sa harap ng trono at sumamba sa Diyos. Ang wika nila, Amen sa ating Diyos, ang kapurihan, kadakilaan, karunungan, pasasalamat, karangalan, kapangyarihan at kalakasan magpakailanman. Amen. Tinanong ako ng isa sa matatanda, sino ang mga taong nakadamit ng puti at saan sila nanggaling? Hindi ko po alam, tugon ko. Kayo ang nakakaalam. At sinabi niya sa akin, sila ang mga nagtagumpay sa kabila ng mahigpit na pag-uusig. Nilinis nila at pinaputi sa dugo ng kordero ang kanilang damit. Ang salita ng Diyos.
Salamat sa Diyos. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Ang buong daigdig lahat ng naroon, may-ari ang Diyos ating Panginoon. Ang mundo'y natayo at yaong sandigay, ilalim ng lupa, tubig kalaliman. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Sino ang marapat umahon sa burol? Sa burol ng puon, sinong ang aahon? Sinong papayag pumasok sa templo? Sinong tutulutang pumasok na tao? Siya na malinis ang isip at buhay, na hindi sumasamba sa Diyos Diyosan, tapat sa pangako na binibitawan. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Ang Panginoong Diyos, pagpapalain siya, ililigtas siya at pawawalang sala. Gayon ang sinumang lumalapit sa Diyos, silang lumalapit sa Diyos ni Jacob. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Mga pinakamamahal, isipin ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig sa atin ng Ama. Tinawag niya tayong mga anak ng Diyos, at iyan ang totoo. Ito ang dahilan kung bakit hindi tayo nakikilala ng mga makasanlibutan. Hindi nila kinikilala ang Diyos. Mga minamahal, sa ngayon, tayo mga anak ng Diyos, ngunit hindi pa nahahayag ang magiging kalagayan natin. Gayunman, alam nating sa pagparitong muli ni Kristo, tayo'y matutulad sa Kanya, sapagkat makikita natin siya sa Kanyang likas na kalagayan. Kaya't ang sinumang may pag-asa sa Kanya ay nagpapakalinis tulad ni Kristo, siya ay malinis. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia. 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 Kayong mabigat ang pasan ay kay Jesus maglapitan upang kayo'y masiyahan. Alleluia. 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 Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang makita ni Jesus ang napakaraming tao, umahon siya sa bundok. Pagkaupo niya'y lumapit ang kanyang mga alagad at sila'y tinuruan niya ng ganito. Mapalad ang mga aba na wala nang inaasahan kundi ang Diyos, sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian. Mapalad ang mga nahahapis, sapagkat aaliwin sila ng Diyos. Mapalad ang mga mapagpakumbaba, sapagkat tatamuhin nila ang ipinangako ng Diyos. Mapalad ang mga nagmimiting makatupad
sa kalooban ng Diyos, sapagkat ipagkakaloob sa kanila ang kanilang minimithi. Mapalad ang mga mahabagin, sapagkat kahahabagan sila ng Diyos. Mapalad ang mga may malinis na puso, sapagkat makikita nila ang Diyos. Mapalad ang mga gumagawa ng daan sa ikapagkakasundo, sapagkat sila'y ituturing ng Diyos na mga anak niya. Mapalad ang mga pinag-uusig dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos, sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian. Mapalad kayo kapag dahil sa aki inaalimura kayo ng mga tao, pinag-uusig at pinagwiwikaan ng lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan. Magdiwang kayo at magalak, sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Good morning po sa inyong lahat. Ngayon po ay unang araw ng bagong buwan, kaya bigyan natin ng magandang panimula rin ang mga kasama natin. Pakibati naman ho yung kahit malayo-layo sa inyong katabi. Good morning! At sabihin natin sa mga katabi natin, God bless you! Sa mga naka-online, yung mga nasa ibang bansa nating kapatid, itong bagong buwan, napakaganda. Alam nyo, parang ito yata yung pinakamagandang buwan. Sabihin niyo, Father, auno ngayon ng Nobyembre. Yun na nga. Baka nakakalimutan natin, ha? Lumaki tayo siguro, ang akala natin, November 1, araw ng mga patay. O mali po, nandiyan sa ating monitor kanina pa. Araw ng mga banal. Hindi lang basta araw, dakilang araw ng mga banal. Alam niyo po, sa katesismo ng ating simbahan, lalo na sa tinatawag nating ecclesiology, pag-aaral ng simbahang Katolika, meron tayong tinatawag na tatlong estado ng simbahan, the three states of the church. Ano yung tatlong estado ng simbahan na itinuturo ng ating katesismo? Una ay ang tinatawag na church militant. Pangalawa, church penitent or church suffering. Mas maganda yung penitent. At yung pangatlo ay ang church triumphant. Yung church militant, yung una, ay ito daw po yung mga miyembro ng simbahan na patuloy pa rin naglalakbay sa mundong ito. Tayo yun. Yung pangalawa ay yung church penitent. Ito yung mga namatay na, pero kailangan pang linisin. Ito yung mga nasa purgatorio. At yung panghuli ay yung tinatawag na church triumphant. Alam niyo na kung ano ibig sabihin niyan. Ito yung mga nagtagumpay. Sila ang mga nasa langit na, kaharap ang kalwalhatian ng Diyos. Nasa kaharian na ng Diyos. Yan ang sinasabi ng unang pagbasa natin, ang pangitain ni Juan. Nakakita ako ng maraming tao. Hindi mabibilang natin. Puro mga nakaputi. At sila'y pawang umaawit ng papuri sa harap ng Diyos. Ito yung church triumphant. At sila ang mga ginugunita natin ngayong araw. Baka sabihin ninyo, ay baka ito yung mga santo lang, si San Lorenzo, Saint Benedict, San Padre Pio, Santa Clara, hindi lang silang mga kilala natin. Kaya sabi ng unang pagbasa, hindi mabilang, galing sa iba't ibang lahi, bansa. Kaya ibig sabihin mga kapatid, lahat tayo may future. Lahat tayo may hinaharap. Lahat tayo, in other words, may pag-asa.
Hindi man tayo mailuklok sa taas ng altar ng simbahan. Hindi man tayo maisulat sa kalendaryo. Lahat tayo may pag-asang isulat sa palad ng Diyos. Kung saan papapasukin tayo sa kanyang kaharian. Paano mangyayari yon? Tayong mga church militant na nandito pa, may pag-asa pa. Ang sinasabi ng ikalawang pagbasa natin, kilalanin mo ang Diyos. Yan din ang unang sinasabi ng ebanghelyo natin. Sino ang mga tunay na mapalad? Sino ang mga tunay na matagumpay? Sino ang mga tunay na magwawagi? Pagkatapos ng buhay natin sa mundong ito, para yung isang competition o laban, kaya nga may termino tayo, laban lang sa buhay. Laban lang. Hangga tayo humihinga pa, buhay pa, may laban tayo. Kasi ang laban natin dito sa mundo ay hindi yung laban para sa Diyos. Hindi tayo nabubuhay para lang makipaglaban sa mundo, kundi para kay Kristo. Ano ang unang sinasabi? Sino ang tunay na mapalad? Kayong mga wala nang inaasahan, kundi ang Diyos. Ang sabi ng ikalawang pagbasa, kilalanin natin ng Diyos. Mga kapatid, ipinanganak man tayong hindi pare-parehong mayaman, matalino, sikat, talented, huwag natin kalilimutan, lahat tayo ipinanganak para magtagumpay, para magwagi. We are all born to become victorious, not victims. Huwag tayong magpabiktima sa isang maling hangarin, maling pag-iisip, maling pananalita, maling gawain. At tayo ay tinatawag magtagumpay, tayo ay tatawaging nagwagi, hindi lang ayon sa nakamit nating pera, posisyon, kapangyarihan, material na bagay, kasikatan. Tayo ay tinatawag magtagumpay sa pagkakamit natin ng langit na hinahanda ni Kristo para sa atin. Kaya ang tanong sa unang araw ng Nobyembre, ito'y wala lamang kinalaman nung Lunes. Pero ito araw-araw, tinatanong ng Panginoon, ano ang huling bagay na naipanalo mo? Nakipaglaban ka ba ng tama? Inilaban mo ba ang buhay na pinahiram ko sa iyo ng mabuti, ng tama? O winawalangya mo lang? O sinasayang mo lang? Sa pagkapatuloy na misa natin, mga kapatid, ang mga santo at santa, ang mga banal, kung titignan ho ninyo itong ating dalawang gilid ng simbahan sa altar, walang laman. Pero ang mga nakalagay dyan ay mga santo. Tignan lang natin at mamaya bago kayo umuwi, ipanalangin natin na sana sa kabila ng maraming tukso at pagsubok sa mundong ito, isang araw, hindi man sa luklukang ito, isang araw, kagaya ng mga nauna ng banal, tayo rin ay mailukluk sa kaharian ng Diyos. Nandito tayo sa mundo, pero hindi tayo para sa mundo. Sa pamamagitan ng panalangin at mabuting ginagawa, marating sana natin ang langit na hinahanda ni Kristo para sa atin. Amen.
Tumayo po tayong lahat at ipahayag natin ngayon ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawan tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw, nabuhay na maguli. Umakyat sa langit, nalulukluk sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal kong mga kapatid, bilang bayan ng Diyos dito sa lupa, pag-isahin natin ang ating mga panalangin at ang mga panalangin ng lahat ng mga banal sa langit para sa mga pangangailangan ng mga lalaki at babae sa lahat ng dako. Ang ating pong itutugon sa pamamagitan ng mga panalangin ng mga banal, dinggin mo kami o Panginoon. Sa pamamagitan ng mga panalangin ng mga banal, dinggin mo kami o Panginoon. Ang simbahan naway ihatid sa kaharian ng langit ang lahat ng kanyang mga anak. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng mga panalangin ng mga banal, dinggin mo kami o Panginoon. Ang mga taong may mabubuting kalooban naway makatanggap ng tunay na buhay at kapayapaang di nagmamaliw sa pamamagitan ng mapantubos na dugo ni Kristo. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng mga panalangin ng mga banal, dinggin mo kami o Panginoon. Tayo naway pagkalooban ng Eukaristiya ng lakas upang makapamuhay ng matuwid dahil sa pag-asang makakapiling natin ang mga banal sa langit. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng mga panalangin ng mga banal, dinggin mo kami o Panginoon. Ang mga inuusig dahil sa pagiging matuwid, naway matatag na magpatuloy sa daan ng kabanalan. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng mga panalangin ng mga banal, dinggin mo kami o Panginoon. Ang mga yumaong mahal natin sa buhay, naway makasama ang mga banal sa langit. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng mga panalangin ng mga banal, dinggin mo kami o Panginoon. Tahimik po nating ipagdasal ang iba pa nating personal na kahilingan at pangangailangan. Sama-sama nating ipakiusap pa rin sa Diyos ang agarang pagwawakas ng mga kaguluhan at digmaan sa mundo, lalo na sa gitnang silangan. Ipanalangin natin ang mga leaders ng simbahan at ng iba't ibang bansa upang muling maghari at patuloy na maghari ang kapayapaan ni Kristo sa buong mundo. Pagdasal natin ng mga nakabilanggo, ang mga may sakit, ang mga nag-aalaga sa kanila, ang mga walang sapat na makain at tirahan araw-araw, at ang mga kababayan natin nagtatrabaho sa malalayong lugar sa ibang bansa para sa kanilang pamilya. Ama naming banal, iniaalay po namin ang aming mga kahilingan kasama ng mga panalangin ng mahal na Birheng Maria at ng lahat ng mga banal. Taglay ang pagtitiwala sa iyong habag na nahayag sa kanilang mga dakilang buhay. Hinihiling namin ito sa pangalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Itong alak at tinapay ay handog sa'yo, Ama. Ito'y bunga na hanggang
gawang iyong pinagpala. Sumasamo ang iyong bayan, tanggapit iyong basbasan. Nang sa amin maging tunay na katawa't dugo ng iyong anak. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, maging kalugod-lugod nawa sa iyo ang aming mga alay sa paghahain namin bilang pagpaparangal sa lahat ng mga banal at ipagkaloob mong madama namin ang pagmamalasakit sa aming kapakanan ng mga kapiling mo sa langit. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayon niloob mong maging tampok ang mga mamamayan sa banal na lungsod. Sa lungsod naming inang Jerusalem, nagtitipon ang mga kapanalig namin. Sa iyo'y masaya kaming dumudulog sapagkat kami'y nananalig ng lubos. Kaming sambayanan mo ngayon natutuwa sa iyong pagkadakila sa aming mga kapwa. Sila'y naghahandog ng dalangit halimbawa upang sa pagdulog namin di kami manghina. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana, sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana, sa kaitaasan. Magsiluhod na po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos
para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay po namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Santo Papa, ni Jose na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Tahimik nating ipagdasal ang mga kaluluwa ng mga yumaon nating mahal sa buhay, lalong-lalo na ang mga nasa purgatorio at ang mga wala nang nakakaalala. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, San Juan Bautista, Padre Pio, Mother Teresa ng Calcutta, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Bilang mga anak ng ating makapangyarihang Ama sa langit, buong tiwala nating awitin ang panalangin turo ni Kristo. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa para ng
pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaintulot sa tuso. Kami sa lahat ng masama. Inihiling po namin kami, Adya, sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag nang tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya at huwag ang marami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumayo rin. Araw-araw, binibigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos na gumawa pa rin ng mabuti at maging mas mabuti. Pagbigayan po tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Masdan ninyo ang ating Panginoong Jesus Nazareno. Siya ang tunay mong kailangan. Siya ang tunay mong kaligtasan. Ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad po tayong lahat na inaanyayahan sa Kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pare o na lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pare o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Mapalad ang may pusong dalisay at nagbigay takan sa kapayapaan. Mapalad ang mapagtiis sa pahirap ng kalaban. Mapalad siyang namuhay ng banal.
kamatayan man o buhay o ano pamangkinapal ay hindi makapagwawalay sa ating pagkakaugnay kay Kristong nagmamahal. Mapalad ang may pusong dalisay at nagbigay daan sa kapayapaan. Mapalad ang mapagtiis sa pahirap ng kalaban. Mapalad siyang namuhay ng banal. Announcement. Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na ang mga may sakit o may karamdaman, sa ating healing mass and service sa darating na November 2, Huwebes, sa ganap na ika-anim ng gabi, makiisa po tayo. Available na po ang ating mga All Souls envelope. Sa mga nagnanais, maaari kayong kumuha malapit sa may pintuan ng ating simbahan o sa information guard. Isulat lamang ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan at mga kakilalang na mayapa o sumakabilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating isasama sa lahat ng mga misa na nagaganap sa ating simbahan. Available na po ang opisyal na kalendaryo para sa taong 2024 ng ating parokya. Mabibili lamang ito sa ating parish office sa halagang 80 pesos. Ang oras ng ating finance office ay mula 8 ng umaga hanggang 5 ng hapon. May karagdagang discount sa mga bulk orders. Maraming salamat po. Mga paalala sa mga nagsisimba, pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsamba namin sa iyong kadakilaan, bilang tanging banal sa gitna ng tanang mga banal, hinihiling po namin ang iyong kagandahang loob na aming pinakikinabangang kabanalan sa iyong pag-ibig na lubos upang mula sa hapag na ito ng mga naglalakbay patungo sa iyo, kami makabagtas sa salo-salo sa langit na bayan naming totoo. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin para sa mga kaluluwa. Mga kapatid, ating ipagdasal ang ating mga minamahal na yumao at ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Panginoon naming Diyos, Ama namin, Ikaw po ang dahilan ng aming pagsilang, sa Iyo galing ang aming hiram na buhay. Buong kababaang loob po kaming nananalangin at kami nagmamakaawang kalugdan mo po ang mga kaluluwa ng mga pumanaw na sa mundong ito. Sila naway magkamit ng buhay sa iyong piling. Alisin mo ang anumang mga karumihan ng kasalanan upang sila ay maging marapat sa iyong walang hanggang kalinisan. Iahon mo sila mula sa purgatorio at bigyan ng puwang sa iyong kaharian sa langit. Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa mga yumaong nagsipanaw. Sila naway silayan ng iyong ilaw na walang hanggan. Amen. Mapanatag nawa sila sa kapayapaan. Amen. Amen.
Muli, araw-araw, ilaban natin ang buhay na meron pa tayo ngayon. Laban, hindi lamang para sa anumang kapangyarihan ng mundong ito, kundi laban para sa kaligtasan at sa langit na hinahanda para sa atin. Ang simbahan ng Quiapo ay nagpapasalamat din po sa inyong walang sawang pagbibigay ng tulong donasyon para sa mga gawain at programa ng ating simbahan. Ang Diyos na po ang magbigay ng tunay na sapat at dapat na gantimpala sa inyong kabutihan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Yumuko po kayo habang ginagawad ang pagbabasbas. Ang Diyos na nagkaloob ng kadakilaan at kaligayahan sa lahat ng mga banal na ngayon ay pinararangalan ay siya nawang magpala sa inyo ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ang mga panalangin ng mga banal ay magbunga nawa ng inyong paglaya mula sa kasalukuyang kasamaan. Ang halimbawa ng kanilang pamumuhay ay lagi nawang makaakit sa inyo upang ang Diyos at kapwa-tao ay paglingkuran ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ngayong ikinagagalak kaisa ng buong simbahan ang pagsapit sa langit ng mga banal para kamtin ang walang maliw na kapayapaan. Makarating nawa kayo sa tahanan ng Diyos Ama upang makaisa ng mga banal sa kaligayahang walang hanggan. Amen. Naway pagpalain at ingatan ang inyong pamilya ng ating makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglay ang pag-asa ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos! Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesús Nazareno. Iligtas mo kami sa kasalanan, ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, niluluwalhati ka namin.